Girls Beauty upang magbigay ng 5 simple tips upang paraan sa magiging mahaba at masayang relationship niyong mag-partner. Sino ba naman sa girl natin na magkaroon ng forever? At humihiling na sana ito na ang taong makakasama ko habang buhay. Hindi hinahanap po ang forever. Pinaghihirapan po yan. Kailangan ng commitment, sacrifice, at maraming effort ang relationship para mag-work, para maging matagal, para maging satisfied sa isa't isa. Ito ang ilan na pwedeng gawin ng mag-partner na para magkaroon ng lasting relationship. Una, magtiwala ka. Ito na siguro ang pinaka-importante na meron sa isang relationship. Kung wala kang tiwala, ay meron kang hinala. At dahil dito, ay puro masasamang bagay ang maiisip mo sa kapartner mo. Hindi mo mapapansin, nasasakal mo na siya. Pero kung may tiwala ka sa kanya at alam mo dapat siya sa'yo, ay walang ginagawang masama, mas magiging komportable ka sa relasyon. Sabi nga nila, maraming namamatay sa maling akala. At ang pag-ibig ay isa sa mga pangunahing biktima nito. Kung may dapat kayong pag-usapan, hayaan mo siyang magpaliwanag. Huwag puro asyo. Guys, number 2, magiging intimate or expressive. Dapat ay pinakita mo kung kaano mo siya kakamahal. At pwede mo itong gawin sa pamamagitan ng physical na paglalambing. Pagdamay sa problema, lagi mo siyang i-encourage at pagsabi ng I love you. 3, matutong magparaya. Hindi pwedeng ikaw ang boss at siya naman ang siyang loyal na tagasunod. Kung minsan ay ikaw ay nag-desisyon para sa inyong dalawa, minsan ay hayaan mo naman na siya ang pumili para sa inyong dalawa. Kung may mga bagay na gusto kong gawin pero ayaw niya, huwag mo nang pilitin. Kapag parehas kayong may control, parehas din kayong magiging kontento. Dapat ay pantay kayo. Walang nakakatahas. Minsan may mga tao na hindi masyadong nagsasabi ng gusto nilang gawin. At sinasabi na, ikaw na ang bahala. Kapag sa ganyang sitwasyon, tanungin mo pa din siya ng opinion niya para malaman nila na magpakialam ka sa iniisip nila. Number 4, ayusin ang mga problema, guys. Minsan kasi may mga mag-partner na kapag may bagay na nagpag-aawayan, susugurin ang partner nila at magbabangayan. Meron din namang hinahayaan na lang. Parang issue na parang walang nangyari para iwas bulog. Parehong mali ang ganitong approach. Ang mga taong nasa kontentong relasyon ay marunong mag-communicate sa issue at parehong silang gumagawa ng mga solusyon. Para dito, kung medyo mainit ang sitwasyon, magpapalamig muna bago mag-usap. Basta, huwag mong hayaan na hindi mo nasusolusyonan ang pinag-aawayan nyo. Ang importante, guys, number 5, marunong pareho kayong humawak ng pera. Kaya, tayong mga Pinoy kasi, hindi naman natin aminin, pero medyo irresponsible po tayo pagdating sa pera. Isang bagay yung hindi ka marunong humawak ng pera, pero malaking problema yun sa loob ng isang relasyon. Siyempre, may sarili kayong ekonomiya. Sa isang relasyon ay importante na magpantay ang mga pananaw nyo tungkol dyan. Lalong-lalo na kung nasa isip mo ng pakasalan ang tao na ito. Kung gastador ang isa at matipid naman ang isa, asahan mo na magkakaroon ng conflict sa inyong dalawa. Maganda kung maaga pa lang ay mapag-usap
pag-usapan nyo na ang mga kanya-kanyang style nyo tungkol sa paghawak ng pera. So, in happy relationships, oo, importante na maging mahabang isang relasyon. Pero importante din na maging masaya at healthy ito para sa dalawang taong involved. Sundin niyo guys ang mga tips ko na yan para maging masaya kayong dalawa. Kapag happy naman kayo, hindi niyo namamalayan ang oras at magugulat na lang kayo pang ilang anniversary niyo na pala. Thank you guys!